Hello po, people of God. Good afternoon po. Ngayon po, ang isi-share ko lang po sa inyo ay tungkol po sa ating Panginoon, sa kanyang banal na mensahe po. Kanyang buhay na at banal na mensahe. Ito po ay mababasa natin sa Matthew 1. Napaka-importante po nito dahil ito po ay tumutukoy sa ating Panginoon na siya lamang po ang ating tagapagligtas. Ito yung panahon na si Jose ay natakot na pakasalan si Maria dahil si Maria ay buntis na po nung mga time na yon. Ngunit sa kabila na yon, nagpakita sa kanyang panaginip ang Panginoon. At ito po ang sabi sa Matthew 1:20 hanggang 24. Ayan. Sabi dito, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. 21 po, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang berhen at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. See guys, napaka-importante po na maalaman natin na ang Panginoong Jesus po ay siya lamang ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Panginoon na isinilang, na ibinigay ng Ama para sa atin upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan para sa ating mga kasalanan. Kumbaga, walang ibang Diyos kundi si Jesus Christ po lamang. Ang sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through me. So, si Jesus Christ po lamang talaga ang Diyos, ang pinaka-Diyos, ang ating Panginoon, ang pinaka-makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang pwedeng makapagligtas sa atin at makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya inialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya maniwala po tayo na si Jesus Christ po lamang ang nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas. Si Jesus Christ. Okay, guys? Naintindihan niyo po ba? Kung may tanong po, pwede po kayo mag-comments down below. Okay? Yan lang po ang i-share ko po sa inyo. Utusan lang po ng amo ko para maghatid ng isang bagay sa kanyang kaibigan. Thank you for listening. I pray na tumimo ito sa puso natin. Ito ang buhay at buhay at makapangyarihan na salita ng ating Panginoon. Thank you po, people of God. I love you with the love of the Lord, with God's perfect love. I love you all, guys. Naway mas makilala po natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang banal na mensahe, ang Biblia po. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.